video na to. Panigurado ko sa Manila to, nag-trending na to, at pinipilahan na to ng mga vloggers. Nandito tayo sa Lawag Public Market. Maghahanap tayo ng super cheap Ilocano street food. Paggabi na, pero mas dumadami pa yung tao, at maghahanap tayo ng mga street food ng Ilocano na mura at pasok sa bulsa natin. Para may konting lutong pa yan sa labas, kaya binihintay natin. Tura! Boom pare, nandito tayo sa Lawag Public Market. Maniwala ka, sa dami ng tao ngayon, eh 5:30 ng gabi na, pero baliktad, mas dumadami yung tao. Nandito tayo sa area kung saan eh marami nagbebenta ng prutas, mga fresh na gulay, pero sa kabilang dako, eh meron doon mga murang street food at doon tayo kakain. Anyway, simulan na natin ang super cheap street food dito sa Lawag Night Market. Tara! Ay, ito may longganisa, ano? Special. Unang food trip natin. Meron tayo dito, syempre na sa Ilocos Norte ka. Ilocos Norte Empanada. 75 pesos. Special na to. So may itlog. Tapos meron na din niyang longganisa. Unang pagkagat mo, malalasahan mo yung pinaka-papaya. Yung pinaka-toge. Pero syempre kulang yan. Meron tayong dalawang sauce, ketchup tsaka sukang Ilocano. Tapos, lagyan din natin ng suka. Nice. Siksik na siksik sa laman. Pero don't get me wrong. Feel ko, hindi siya Ilocano longganisa. Parang giniling lang siya na baboy. Pero I mean, masarap pa rin naman. You have the creamy egg, yung toge. Nandun din yung papaya. Tapos, samahan mo pa nung sweet ketchup with that very flavorful na suka at ang init, pinapawisan ako. Grabe sa karne, siksik sa laman pare. Look at that, as in, di ka lugi dito. Anyway, this is a great start. 75 pesos, empanada, mabubusog ka. Pero ang gawin natin, hanap tayo next food trip. Okay, next natin, meron tayo dito tinatawag na chipay. Taiwanese fried chicken sa gilid ng kanto dito sa Lawag. Pero pinakamaganda dito pare, 25 pesos at hindi lang yon. So nakikita para sa mga small chicken cutlets. Tapos may choice ka na pwedeng mong lagyan ng gusto mong flavor. So may cheese, pepper, spicy, sour cream onion at barbecue. Diba? San ka pa? Meron ka pang activity. So gagawin ko, gusto ko muna tikman yung manok as is. So ito, 25 pesos, may laman. Tikman natin. Wow! Oh, that's really tasty. Sobrang init niya, pero super flavorful. I mean, may mga basic spices like salt, pepper, parang meron pa siyang extra spice na hindi ko masabi. Kung tatanungin mo, kalasa niya ba yung Taiwanese fried chicken? Siguro papunta na. I mean, parang kulang na ng konti, pero don't get me wrong, 25 pesos, sobrang sulit na nito. Gawin natin, ito yung gusto ko. Ano mong masarap? Kuya, anong bestseller mo sa flavor mo? Spicy tsaka? Cheese, okay, sige. So, ayan, kuha ko ng spicy. Manghang tayo... masyado yan, sir. Manghang masyado to? Okay lang ate, may ligong sa manghang. Okay. Mas mamay, pagsisisihang ko. Nilagay tayo. Diba, parang shake-shake price. Then, kuha tayo. Look at that, all of the chili powder. Oh, pare, hello! Oh, nice. I mean, anghang, oh, manghang siya. Pero very bearable, kayang-kaya naman. Ano masarap sa kanya, yung spicy powder niya, may konting sugar na rin, parang matamis. Oh, nice. Okay, next, lagay tayo ng, sabi niya, isa pang bestseller is yung cheese. O, diba, kala mo, ito, 25 pesos, unlimited powder pa. Okay. That flavorful chemical cheese powder.
Oh, ay. Alam mo pare, no, panalo. 25 pesos, maraming karne, mga chicken nuggets parang ganun. Tapos unlimited powder pa. Panigurado ko sa Manila to, nag-trending na to at pinipilahan na to ng mga vloggers. Pero nandito tayo sa Ilocos Norte eh, at swerte tayo, wala ganong pila. At isa pang agad para sa inyo. Anyway, hanap pa tayo next food trip. Okay pare, next, meron tayo dito, grabe, pasensya na, summer ngayon is 42 freaking degrees sa Ilocos. Meron tayo dito 25 pesos na okay ate, okay. Ilocanong okay to. Okay po, sa Tagalog po okay po talaga. Anong tawag nyo dito? Dito po, okay din. Ah, okay. Okay, tikman natin. Cheers. Oh, alam mo lasa niya, para siyang lumpiang toge. Tapos pinipi mo, nalasahan ko yung tamis ng squash. Sobrang crispy. Okay, nice. Ayan, so lalagyan ni Chef. Ni Chef Shirley. Ni Chef Shirley Ann. Okay, this time, try natin with our suka. Suka ng Ilocano. Hindi bigay extra fragrance, extra flavor. Yung suka ng Ilocano na yun, suntok talaga sa sarili mo. Pero nung get mo nung, this is a perfect snack. 25 pesos. Ate, pwede isa pa? Isa pang kagat. Okay, doon pa nilang galing yung alat sa alamang. Oh, nice, sarap. Perfect itong mamerienda. Kasama ng isang malamig na soft drinks. Ang sarap, 25 pesos. Kalidad ng okay. Dito, puntahan nyo si Ate Shirley Ann dito sa Lawag Public Market. Mahaba pang gabi. Proceed tayo sa next food trip. Okay pare, habang paggabi ng paggabi, parami ng parami ang tao dito sa Ilocos Norte. Meron tayong dito iba't ibang Ilocano ulam, meron tayong igado, meron tayong adobo, bupis, dinuguan. Pero pinaka nagtakaw ng aking paningin is itong kanilang dinakdakan. Okay, so nakita ko may pisngi, merong pinutenga rin yan. Tapos maraming sibuyas, kuha tayo. Kuha ko ng balat, sibuyas, ayan, perfect bite. Parang kumakain ng authentic sisig. Alam mo yung suka na yung pampalasa, calamansi, and then all of the textures ng ating karne. May parang atay actually, may tenga, may balat na medyo gelatinous, and all of the generous amount ng sweet sibuyas. Ngayon na inaaya niya ako, sir, di ko ba magkakanin? Ngayon nagsisisi ako na, ba't di nga ba nagkanin? This is such a nice street food. Maganda dito, alam mo, pansin ko. Ngayon wala kayong ulam sa bahay, di kayo nakapagluto. Pwede kayong mag-take out. Kainin nyo mamaya, o pwede pulutan din, o pwede midnight snack, pwede na rin. Isa pang agad, then proceed tayo sa next food trip. Sige. Okay, next, meron tayo ditong Ilocano style bagnet or lechon kawali. So makikita mo, ayan, meron tayong balat, taba, tas karne. Kuha tayo dito. Look at this perfect bite. Cheers! Nice. Parang lechon makaw. Sobrang crunchy. And then, may layer ng taba. Malambot yung karne. Salt, pepper, then boom, yun na yun. Dito sa Ilocos, yung lechon kawali, street food lang. Randomly lang, makikita mo sa palengke nila. Look at that, pare. Punong-puno ng balat. Alam mo, nung una, naghahanap ako ng night market dito sa Lawag. Sabi nila, wala daw gano. Pero, nung nakita ko tong palengke nila na halos gabi-gabi, eh ganito yung action, parang it's a must try na gumawa ng video dito. Anyway, pare, malapit na mabusog, pero hanap natin next food trip. Okay, last food trip natin. We have this seafood barbecue heaven dito sa Lawag Public Market. Pare, ang lalaki ng isda, meron tayong tulingan. Ito, tulingan ng laki. Meron tayo ditong tuna. Meron tayo ditong mga giant squid. Ayan, so nilalagay ng mantika. This is such a nice view. Parang mata mo palang mabubusog na. Pero gagawin ko, siguro, order ako ng, eto ate, ano to? Tuna. Kasi order tayo isang tuna, tapos yung puset mukhang masarap. Anyway pare, bago maging sa Undertaker, halika na, mag-arap tayo upuan. Okay.
Okay, pasensya na, baka medyo madilim. Pero heto na yung ating pina-barbecue. Look at this tuna. So meron tayo ditong tuna belly. Hindi ko alam kung nakikita nyo dahil madilim. Alam mo, first time kong gagawin to. Gagawin ko siyang parang burger. Tikman natin, cheers. That's so freaking juicy as in. Ang laking karne nun. Yun yung isang pinak, yung pinakamalaking kagat ng isda na nagawa ko sa buong buhay ko. So that's extremely flavorful, sobrang juicy. Actually, parang garlic na mantika na nalalasahan ko. And then parang may soy sauce din siya. Dalawang daang piso, ganong kalaki. So, pwede ko sulit na yun. Kuha tayo sa usawan. Calamansi, lagay tayo ng toyo. Kuha tayo ng piece dito. Oh, nice. Look at that chunk of tuna. Then dip natin. With that sukang Ilocano, that soy sauce, na-elevate yung flavor niya. Ang sarap! Anyway, alam mo pare, ganda na ng feels dito. Like, may mga bangketa, monoblock. Kung hindi ka magdetekot ng ulam, pwede ka mismo kumain dito. Pwede ka mag-barbecue night out. Ibang klase. 70 pesos na posit. Kaya siya na feel ko, ang dilim talaga din yung nakikita. Sige, kagat tayo. Cheers! Okay, sabon lamot. Very smoky, you have the sweet barbecue flavor. Parang may glaze na nga rin siya eh. Yun ang pinakamaganda doon, malambot. Yung kagad natin yung bandang buntot. Yung 70 pesos, ang laki na. Nice! Okay, sabi ko kanina last time, pero hindi ko matiis na tikman bago umalis. Itong very savory Ilocano longganisa. Look at this. Alam mo, itsura niya perfectly toasted pa, para may konting lutong pa yan sa labas. I-dip ko sa kanilang sukang Ilocano tsaka ketchup. Yan ang combination dito. Tikman natin. Cheers! Iba lang din talaga yung siba ng garlic nila. Kasi nalang may mga chunks pa ng bawang. Texture-wise yung balat, may konting lutong. Hindi, may konting chewiness din. Hindi yung karne, may matamang part. All of that garlic talaga, dumadapos sa bibig mo. Sabayan mo pa ng sukang Ilocano at yung ketchup. This is just like an amazing experience. Paglabas mo ng kanto, may nag-iihaw ng authentic Ilocano longganisa. You can't resist, pare. Last bite tayo. Okay, dito nagtatapos ang ating super cheap street food tour dito sa Lawag Public Market, dito sa magandang probinsya ng Ilocos Norte. Pare, ang mumura ng mga pagkain dito, yung tuna, 200 pesos, ang laki nun. Yung mga longganisa, yung iba't ibang fried chicken. Lahat ginastos natin, magkano yun? 630 pesos lang lahat ng yun, pare. Maraming salamat sa panonood. Ipupunta ka ng Lawag. Pagpatak ng mga alas 5 o alas 6, dumaan ka dito sa public market nila, mabubusog ka. At higit sa lahat, hindi mabubutas bulsa mo. Ako si Chewy dito sa Ilocos Norte, yung sabi, stay safe, good night, goodbye. Wow! Hi kayo, hi! Hi kayo, hi! Hi!